Ang dami na naming napagdaanan, ang dami nang na-witness ng mga magulang ko sa buhay ko. I remember nung lumalaki ako, hindi ko talaga maintindihan ng mommy kasi parang ganun yun, di ba? Parang feeling mo lagi, inis ka sa mommy mo pag meron siya mga ways na may ka-OA yan, nadadramahan ka, parang biglang iiyak, nabiro mo lang, hindi ko siya maintindihan hanggang sa nung nabuntis ako. Tapos na-experience ko yung first trimester na ang hirap pala, second trimester, third, hanggang sa mag-labor, mga anak. Sabi ko, ay grabe pala ang pinagdaanan ng mami ko sa akin. Tapos dalawang beses niyang ginawa to. Sabi ko, ay grabe. Tapos mas nag-iba na yung pagtingin ko sa kanya. Mahal na mahal ko ang mami ko. I wouldn't trade her for anything. Pero ngayon, iba yung, hindi yung, yung pagmamahal na it goes deeper, parang in another life. Parang tumatagos hanggang kaluluwa yung pagmamahal at respeto ko sa mami ko. Kasi hindi biro yung pinagdaanan niya. Yung, grabe ngayon, na-experience ko yung hindi ka nakakatulog, yung hindi ka mapakali dun sa anak mo kapag hindi siya komportable. Tapos naalala ko noon, pinapatulog ko si Sevi. Hirap na hirap siyang mahanap. Ewan ko yung mga baby, lagi nilang na-misplace yung tulog nila. Ang hirap hanapin. Bakit hirap silang hanapin? Ang tulog oo, nila. Sabi ko, anak, pipigit ka lang, oo. Look at mommy, oo. Sabi ko, look at mommy, oo. Sabi ko, bakit hindi mo mahanap? Sabi nung mga yaya, yung mga nurse, hindi po mahanap ang tulog. Saan ba nailagay yung tulog? Bakit hindi mahanap nung bata? Saan nilagay? As a mom, whatever comfort that your child feels, even if it's the most uncomfortable for you, gagawin mo. That's the love of a mother. Parang even if it hurts you, even if it's so painful on your part, but if you see your child comfortable, happy, satisfied, content. Sabi niya, contented, sabi mo, sasabi mo, okay lang. Tapos totoo pala yun, yung, naku, ngayon naintindihan ko na yung, ako na lang ang maksaktan, huwag nang ikaw. Hindi ko dati, sa pelikula lang sinasabi yon sa mga, ngayon intindi ko na dahil nung hindi siya makapupo, naalala ko noon, sabi nung nurse, masakit po ang tiyan. Pinag-pray over ka talaga, in Jesus' name, may lipat na lang sa akin yung sakit niya. Please, makatulog lang siya. In fairness, humilab ang tiyan ko. Sabi ko, hindi naman mabiro. Ang hirap naman pakiusapan. Alam mo ba, mararamdaman mong masakit? Pero hindi, humilab talaga yung tiyan ko. Oh, ayun nakatulog siya. Hiniling siya. Hiniling ko eh. Sabi ko, hindi rin naman mabiro. Ibinigay din naman. Marami pang sakripisyo yan. Dahil imaginein mo ako magkasunod, isang taon lang ang pagitan. Kinukwento mo nga sa akin yun sa paa. Nakwento ko sa'yo. Taon-tawa breastfeed, ako. Ganyan, si Carlito. Tapos si Daniel nasa baba, pinapatulog ko. Nang lumasok yung nanay ko sa kwarto, sabi niya, sige, mag-anak ka pa. Wala kang suporta, ma. Pero nakakatuwa. Yun yung sinasabi ko eh. Bilib ako sa mga nanay na apat, tatlo, dalawa ang anak. Kasi one is already a handful. Two is 20. Feeling ko 20 na ang anak mo pag two. Tapos pero yung apat, magaling kayo. Palakpakan. At walang yaya. Ang galing nyo! Ang galing nyo talaga. Sabi ko, hindi ko alam. Lalo yung mommy ni Paul. That's why every time I look at her, because she has 5 boys. Boys pa lahat, ha? 5 boys. And she did it on her own. So yung kay Paul, every time I look at her, I see her in a different level, in a different life. Parang gusto ko laging i-roll ang red carpet. Sa lahat ng mga nanay, pag dadating sila, i-roll yung ang red carpet, darating ang reyna. Correct! Reyna kayong lahat talaga. Ang mga mommy. Oh, ang mga momshi. Kasama ka na. Yes, oh, ngayon ko lang naramdaman. Apat man yan, lima man yan, o isa lang, mm-hmm. Nanay ka na. Yes, diba? Nakakatuwa. Correct! Ibang level. Iba. Hi mga momshis! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Para maging updated kayo sa Magandang Buhay. For more videos, just click the i button.